ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang pagbubulay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brother Lito. At ako naman po si Sister Josie Mercado, nakasapi ng CFM ME Parish na nasasakupan ng Santa Cruz Parish dito sa Paco, Obando, Bulacan. Sa araw pong ito, September 24, 2021, ang Ebanghelyo po ay ayon kay San Lucas, Kabanata 9, Talata 18 hanggang 22, na kung saan nagtanong si Jesus kung sino siya sa kanyang mga alagad. Gayon din po ang aming tanong kung sino si Jesus sa aming pamilya at kung paano siya gumalaw sa aming buhay. Marami kaming naranasang pagsubok. Isang pangyayari ang susubok sa aming pananampalataya kay Jesus nang magsara ang pinapasukan kong kumpanya. Sa lukuyang nag-aaral ang aking dalawang anak sa kolehiyo, di ko alam kung paano namin mapag-aaral sila. Ako po ay nalangkot nang sabihin sa akin ng aking asawa na magsasara na ang kanyang kumpanya. At ako ay nag-alala, paano namin mapag-aaral ang aming dalawang anak? Gayong wala din naman akong trabaho. At ako po ay nag-isip kung paano makatulong sa aking asawa. Nag-usap kaming mag-asawa kung ano ang aming gagawin para magpatuloy ang pag-aaral ng aking dalawang anak. Pinayagan ko siyang maghanap buhay at maghanap ng trabaho kahit sa abroad para sa aming pamilya. Nagpunta po ako sa mga agency na may hiring upang magpasa ng aking mga resume para sa paghahanap ng aking trabaho. Sa kabila po ng lahat, kami po'y nagdarasal sa ating Panginoong Hesus na kami patnubayan sa lahat ng aming nararanasang pagsubok. Nagtinda po kami ng pagkain para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Habang patuloy na naghahanap ang aking asawa ng trabaho, napakabuti po ni Jesus dahil siya ang gumabay sa amin. May mga tao siyang ginamit para gawing instrumento sa pagtulong sa amin. At tulad ng aming mga kaibigan na hindi man lang sabihin ay kusang loob na tumutulong, maging ang aming mga kapatid at mga magulang ay tumutulong din. Isang tawag ang di ko inaasahan nang ako ay pinapupunta sa aming munisipyo upang mag-seminar sa pagiging isang daycare worker. Agad ako'y nagpunta at sa kabutihang palad ako ay natanggap. Maliit man ang aking matatanggap na incentives, ako po ay nagpapasalamat dahil makatutulong ito ng malaki para sa aking pamilya at sa aking mga anak. Patuloy pa rin ang pagtitinda habang nagtatrabaho ang aking asawa at nakapag-aral ang aming mga anak. Talaga pong gumagawa ng himala si Jesus sa aming buhay. Dahil isang sulat ang aking natanggap mula sa insurance company na dati kong hinulugan. Nakalagay doon na maaari ako makatanggap na kaukulang halaga para sa pag-aaral ng aming mga anak. Malaki po ang aking pasasalamat sa balitang iyon dahil hindi na po kami mag-aalala sa pag-aaral ng aking mga anak. Nakatapos po ang aking isang anak at ako'y natutuwa at siya na po ay makatutulong na sa amin. Pero sadya nga pong mapagbiro ang pagkakataon. Di maman po nagtatagal ang pagtatrabaho ng aking anak ay nabalita ng magla-lockdown sa buong Luzon dahil sa pandemya. Nakakalungkot man ng mga lockdown, pero sabi ko sa aking asawa, alam natin na di tayo pababayaan ng Panginoong Jesus. Ang tanong ko,
Sino si Jesus sa aming pamilya? Si Jesus ay kaibigan. Si Jesus ay sandigan. Si Jesus ang lahat sa aming pamilya. Sa Diyos po ang papuri.